Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Sabaya na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatuloy sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, sa pangunguna ng ating buting Direktor Bong Aportadera, sa ating Station Manager, Sr. Alan Alianige, sa ating mga kabalikat, Mr. Mackie at Mr. Ray Sampang. At siyempre pa sa ngalan po ng ating butihing kalihim, Martin Andanar, ng Presidential Communications Operations Office, sumasa inyo na naman ang isa pang edisyon ng ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Ang inyo pong Kuya Francis nag-aanyaya sa inyo, saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon sa kabuuan ng ating special edition ng ating Kalinga Hatid ng Red Cross dito pa rin sa inyong paboritong himpilang Radyo Pilipinas 738 on your dial ng Philippine Broadcasting Service. At mga kaibigan, tayo po ay magbibigay ng kaukulang diin sa pagpapahalaga sa buwan ng Pebrero na kung saan ito po ay itinakda ng pagmamahal sa puso. Ika nga ay National Health Heart Month. Iyan. At ang ating pong mga makakaagapay, siyempre pa, nariyan na. Sa ngalan ni Edison Enriquez at ng buong pamunuan ng Philippine Red Cross, sa pangunguna ni Chairman Richard D. Gordon, ang ating Secretary General Lisa Sabaya, at ang hanay ng mga Board of Governors at ang ating mga RCY volunteers nationwide, worldwide. Nariyan na ang ating kabalikat, ang ating kaagapay, none other than ang Governor ng Philippine Red Cross, Cora Alma de Leon. Governor Cora, a blessed, beatified Sunday. Thank you very much, Francis. I'm not alone kasi nagpadala ng greetings si Retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. para sa ating mga guests. We welcome this beautiful Sunday, 13 February, with this message. As we journey in this life in accordance with the great plan of our God of life, we must always celebrate each day as a day of love, mercy, and compassion, and leave behind what we do not need to carry: fear, anxiety, insecurity, sadness, pain, anger, hatred, grudges, and regrets. Like the doves, we must fly and soar happy, light, and high. Life is beautiful. In its brief course lies all the realities and truth of existence, the joy of growth, the splendor of action, and the glory of power. We must not waste or miss this day. It could be the day before our last. The last is inevitable. God bless us and our loved ones
always. Tamang-tama ito pag-uusapan Amen. Natin ang heart month. At nandito na yung ating panauhin, si doktor, nakalagay ng pangalan niya, Doktora Aurora Gamponia, Director of the Philippine Heart Association and a Pediatric Cardiologist at Philippine Heart Center. Welcome po. Doktor, okay, magandang hapon po, Dr. Juliet po. Balderas. Okay, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat, Doktora Juliet, sapagkat binigyan po ninyo ng panahon at oras ang ating pong palatuntunan para magbigay diin sa kahalagahan ng ating ipinagbibigay daan ngayon na National Heart Month Awareness. Ano po? Okay. Francis, Doktora Aurora. Si Doktora Aurora. Oh, Gamponia. Yes, siya ang director. Nandito ngayon. Okay. So, meron pa tayong mga panauhin dyan. Yes. Andiyan dyan pa rin. Nalagay na rin. Yung binasa mo kanina, Doktora Juliet Balderas. Balderas, ang department yes. head. Nandito ng na. Department yeah. of Pediatrics Cardiology at OIC ng Department of Management yes. Services ng Philippine Heart Center. Welcome po, Doktora Juliet, at maraming salamat sa inyong oras. Po ba, Christian? Musta po? Aha. Oh, medyo nagahang pa, ano? Okay. Si Doktora Aurora. Nagahang ba ako? De, ngayon, okay na, okay na. Okay, okay, okay. Sige, Doktora Balderas, go ahead. Doktora. Doktora Julia, hello, good afternoon. Yes. Okay. Yes po. Good afternoon po sa lahat. Yes, yes. Thanks ba to? Aha. Yan. Okay po. Ah, sige. At nariyan din ang ating media relations officer yata. Mamaya-maya ng konti, ano? Makakapiling din natin. But anyway, go ahead, Governor Cora. Alamin na natin mula sa ating piling panauhin. Mula sa Pwede hong malaman sa Philippine Heart Center, marami ho bang pasyente, mga Philippine pediatric na gusto kong malaman ngayon, anong situation ngayon, Dr. Balderas? Sa puso. But yes. Kung kukumpare nyo po sa matanda, of course, di ba, mas maraming sakit sa puso. Sabi nila, ang incidence is about here po, we see around 8,000 here na may sakit sa puso. Yung mga may bata po sila kasi po siya sa tamang oras. Tapos iba po nanginitin dahil gawa ng pagkapanganak baliktad po yung mga ugat o kaya yung ibang ugat sarado. So wala pong gamot doon kundi surgery. Yun po ang difference. Pag congenital po surgery ang gamot. Meron naman po yung iba na dahil sa tonsillitis sa bata, yung tonsillitis po sa bata kung hindi naagapan, nagtutuloy po sa tinatawag na rheumatic fever. So yes. Pag rheumatic fever, nasisira po yung mga balbula ng puso. So yun po, nagtutuloy hanggang pagtanda. Pag hindi ulit naagapan, yun na tinatawag na rheumatic heart disease sa pagmatanda sila. Ang gamot ng siyempre, inooperahan din, pinapalitan ang valve. So, sa bata, ang concentration po namin is prevention of heart disease habang bata. At saka kung may mga pinanganak silang may sakit sa puso, inooperahan mo kung kakailangan. Okay. So, marami pong natinatanggap na mga, since referral center po ang heart center sa buong Pilipinas, so doon po dinadala halos galing sa iba't ibang region ng Pilipinas, doon po sila pumupunta sa atin. Mm-hmm. Tama-tama si Doktora Aurora Gamponia naman ay director ng Philippine Heart Association and a pediatric cardiologist also at the Philippine Heart Center. Gusto nating ma-meet si Doktora Aurora Gamponia and to find out na ang Philippine Heart Association is definitely an organization of those who have specialized in cardiology, I imagine. Pero maraming cardiologists, pero hindi naman lahat pediatric. So maybe invite Dr. Aurora Gamponia. How long have you been a director of Philippine Heart Association?
And of course, your practice of pediatric cardiologist as Philippine Heart Center. Thank you very much for joining us. Salamat din po sa pagkakataon na naimbita niyo kami. At in behalf of the Philippine Heart Association, kasama kayo sa mga advocacies po ng Philippine Heart Association na para mapanatili ang kalusugan ng mga bata. So kagaya ng sinabi ni Dr. Juliet Balderas, marami talagang bata na may sakit sa puso at yun nga, 5 to 10 per 1,000 live birth pag bagong panganak. Pero habang mga 8 years old sila, bumaba na kasi yung iba namamatay na. So based on the WHO report, ito ang pang-apat sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng bata na less than 5 years old dito sa Pilipinas. Kaya importante ho na pagtuunan din natin ang mga sakit sa puso ng bata. At alam niyo ho ba na ang, di ba sa February 14 po, Valentine's Day. So yes, it's the Day of the Heart. Ito rin ho ang araw ng Congenital Heart Disease Awareness Day na pinanukala ni Senator Manny Villar noong nandun pa siya sa Senado. So, we need to be aware na mayroong mga congenital heart disease at kailangan natin itong gamutin at mabigyan ng lunas. I'm privileged to have a niece who, when she was born, had a congenital heart disease and was in fact the first one to experience the open heart surgery sa Philippine General Hospital. And like you said, hindi naman nag-survive. So, kasi nung pinanganak, parang ibon yung puso, parang concave, complex, parang ganun. Complex heart disease po. Kaya, in a way, I don't want to say mabuti pa namatay, pero hindi rin naman mag-survive kapag masyadong matagalin, di ba? Pero over time, I think with the technology and with the improvement in science, ano na yung picture ngayon sa congenital heart disease? Maybe you can comment and later Dr. Juliet Balderas also. Go ahead, Dr. Aurora. Yeah, because of technology nga po, and there's a marked improvement na po sa paggagamot ng mga pasyente na may congenital heart disease. Aside from the fact na ang mga complex heart disease inoopera na rin at marami na rin nakaka-survive, meron din mga interventional procedures na ginagawa na ngayon na hindi na kailangan operahin, pero it's another way na masara ang mga butas o mabigyan lunas yung congenital heart defects nila. So ang mga marami na rin pong mga experts o mga specialists na cardiovascular surgeons at saka pediatric cardiologists na pwedeng alagaan itong mga pasyente na to kahit na nasa regions, hindi lang dito sa Philippine Heart Center or sa dito sa Metro Manila, pero nakarating na rin po ang mga surgery at saka mga interventional procedure sa probinsya. Yun, alam ho niya ni Dr. Juliet kasi kasama siya sa mga nagmi-mission ho sa mga iba't yes, ibang ospital. Well, palaging ang tanong, I'm sure si Francis may tanong din, no? Pero ako, as a social worker and of course a degree, I have a master's in public health. Palagay ko, ito yung napansin nila na yung health examination sa mga bata sa mga health centers parang during this pandemic ay hindi masyadong nabigyan ng pansin, no? And therefore maaaring naka-apekto ito sa health naman situation ng mga bata because we were so busy with the COVID, addressing the COVID-19. Maybe we can go back to Dr. Balderas and ask her paano naka-apekto
naka-apekto yung COVID-19 dito sa situation din ng mga bata. And I'm sure Francis will also have some important questions to both of you. Go ahead, Dr. Juliet. Well, doon sa mga bata po, na-expose din po kasi sila doon sa mga may sakit ng COVID. Medyo we will be able to appreciate yung effect sa bata ngayong pandemic, ngayong surge. Na nauna na nabakunahan ng matatanda. Tapos ngayong January na surge, natin nakita talaga na mas maraming batang naapektuhan. Lalo na if it occurs in families. Kaya lalo nating nakikita na the vaccination for children should be pushed. So ako personally, in a week's time, nung nagka-surge, sa isang araw po, mga 5 or 6 na napapakonsulta dahil sa COVID-related symptoms. Yung iba, negative naman ang pamilya, pero usually, we're one in the family na naapektuhan ng COVID. And it really occurs in families dahil sa exposure. Doon sa mga may sakit sa puso po, kuminsan kasi symptomatic na sila, no? Napapansin mo lang na mas gagrabe ang ubo, gagrabe ang pneumonia. Yung iba pagka-opera, nakikita mo mas grabe ang pneumonia nila. Then that's the time, dinususpect mo COVID kaya ito. And usually, totoo nga COVID. And of course, one step ahead tayo sa mga may sakit sa puso, ina-admit namin sa kanila. At binibigay natin yung usual medicine that we give to adults, yung mga remdesivir. At nag-i-improve naman po sila. So, same treatment. So, dahil mas mataas ang estado ng severity dun sa mga may sakit sa puso. Kung yung iba, walang sakit sa puso, asymptomatic. Pero pag na-affect kung ang mga may sakit, nagiging moderate. And they are candidates for admission. Usually naman po, maganda ang response sa treatment dun sa mga may sakit sa puso. Kaya sa mga parents na, no, who doubt the effect of vaccine sa children, lalo na nung nagkaroon ng surge noong January, dito natin nakita that even children deserve to be vaccinated for protection from COVID. Correct. Francis? Okay, thank you very much, Governor Cora. Ng vaccination drive, naging pilot din po kami sa heart center sa vaccination. And we were able to vaccinate about 950 children dun sa first 2 days po no, binigay ng pilot dun sa bata. Eh, so far, isa lang naman po, mga mild lagnat lang po dun sa isang bata. So, we can say that COVID vaccination in children dun sa 5 to 11 is safe and kailangan dun na. Especially yung mga may sakit sa puso, yung mga bata. Okay. Siguro, Governor Cora, magandang malaman muna kay Dr. Juliet at kay Dr. Aurora, ano ang tema at mga aktibidades ngayon ng ating Philippine Heart Center National Heart Month Awareness? Ano yung programa ninyo ngayon? Sa Heart Center po, guarded po kami sa pandemic, pero it's almost 2 years na po ang pandemic, di ba po? So ang tema po namin is isang lakas, isang pag-asa, patuloy ang pagbangon mula sa pandemya. So ang aming mga focus ngayon, meron po kami naging outreach mission, yung sabi ni Doktora na device closure, pagsara ng butas sa mga bata. Last week, nakatapos kami ng isang outreach mission ng 10 bata, pero dahil yung iba nagka-COVID, 6 lang po ang nagawa namin. Meron din po kami mga lectures na ginagawa para sa Heart Center, yung mga gusto mag-participate. Bukas sa Tuesday, meron kaming lecture about COVID in children with special needs. Tapos buong meron din kami mga symposium. Buong buwan po, puro symposium po kami sa Heart Center para sa mga doktor next week po, para sa mga surgeon. So usually po
month of February sa Heart Center, eh, ganun po ang aming mga tema sa wellness at saka sa paggagamot ng mga bata. Okay, now, Dr. Juliet at Dr. Ao, ano-ano po ba itong tinatawag nating congenital heart disease? Ito po ba ay by birth? Namamana po ba ito? O ano po ang nagiging pangunahing dahilan na nagkakaroon ang isang bata ng congenital heart disease? Ako ba ang magsasagot? Yes, yes, doctor. Okay, so... okay, ang congenital heart disease ho, base sa pangalan, eh, ibig sabihin mula nung ipinanganak, meron na siyang sakit sa puso, ano? Okay. At ang dahilan nito, maraming pwedeng maging dahilan, pwedeng nasa lahi ng pamilya. Ayun. Pero malaki din po ang ano, ang kinalaman, yung kalusugan ng nanay habang nasa kalusugan ng nanay. So for example, eh kailangan siyang may bakuna ng measles bago magbuntis kasi pag nagkaroon siya ng MMR, kasi pag nagkaroon siya ng rubella, pwedeng yung bata may rubella syndrome din. Yes. Opo. So yun, associated ho, alam na alam ng natin na it is associated with a congenital heart disease such as patent ductus arteriosus or pulmonary stenosis. Pag ang nanay diabetic din at yun, hindi controlled, opo, so pwede rin magkaroon ng mga sakit kagaya ng cardiomyopathy at mga congenital heart disease. Marami po ang intake ng alcohol ng nanay. Pwede rin hong magkaroon ng congenital heart disease ang mga bata. So, ito ho ang mga layunin ng advocacies natin sa Philippine Heart Association na ipaalam sa mga magulang na o sa mga nanay lalo na alagaan yung kanilang katawan at kalusugan para yung baby ay magiging malusog at walang congenital heart disease. Okay. Isa din sa advocacy natin yung anti-smoking and tobacco control. Opo, na opo. Nakaka-apekto din sa mga ina na nag-i-smoke tapos buntis and na-inhale din siguro nung bata yung ano, yung smoke, hindi ba? Nagkakaroon po sila ng mga low birth weight or premature. Yes. At problema din sa mga emotional at cognitive ano nila status. Mm-hmm. So yung outcome nila hindi ganun kaganda. Healthy. Yes. Opo, hindi healthy. Okay. What about meron ding advocacy yung ano, yung neonatal. Neonatal, ano bang ibig sabihin nito na isang special ano din to grupo ng neonatal diseases ng mga bata? Maybe you can, both can explain, both si Dr. Balderas and you can explain what is the meaning of this. Juliet, neonatal. Dr. Juliet. Ang neonatal kasi, di ba po, yan yung stage na bata, 28 days old, kaya sabi ni neonatal, 28 days, kung minsan hanggang 2 months of age. So kaya ang neonatal, pag congenital heart disease, lumalabas sa neonatal age kasi paglabas ng pagkapanganak, kung may mayroon sakit sa puso, nag-uumpisa silang nangitim. Oh. Sa, kailangan natin sabihin sa kanila na ang heart formation is in the first 8 weeks of pregnancy. So ilan yun? 2 to 3 months old, di ba? So kung may nangyari o kaya may ininom yung bata, kung minsan may infection yung mother, naapektuhan ng heart formation, doon po nagkakaroon ng ano, congenital heart disease. Kailangan din nating sabihin sa mga nanay na yung MMR pong bakuna, yung rubella, yung German measles, yan po ang pinaka-importante, nakaka-affect ng puso ng bata. Nagkakaroon po sila ng sakit sa puso. At bukod sa kasamang mga ibang abnormality, may iba, bingi, yung iba may cataract, yun yung tinatawag na rubella syndrome. Bakuna lang po ang ano, prevention nun ng rubella syndrome na may sobrang ugat sa puso.
lahat ng mga childbearing age, mga 20. Kaya ini-encourage po sa mga bata pag high school, 12 years old and above, kailangan may rubella vaccine. Kasi marami na rin po ngayon mga nabubuntis na bata, 50 to 18. Kaya kailangan may bakuna. So, yun mo, meron pa kami isang programa po sa Society ng Pediacardio. Madi-detect siguro natin kung may sakit ng puso sa bata para maiwasan yung neonatal age na may sakit. Kailangan maaga natin no, malaman na may sakit sa puso. Kaya ngayon, pagkapanganak, tinitignan na po ang oxygen content ng bata kung mababa after 2 days of life. Meron po kaming critical congenital heart disease detection by using yung pulse oximetry. Yung pulse oximetry ngayon common dahil sa COVID, di ba? So ngayon, yun din po ang ginagamit, tinitignan yung baby. Kino-compare po yung oxygen content sa kamay at sa paa. Kung ang diferensya ay malaki masyado, we consider them to have congenital, critical congenital heart disease. Baka baliktad ang mga ugat o kaya sarado ang mga ugat. Hindi pumapasok yung dulo sa lungs. Kaya po, yun po ang age. Baka kailangan operahan sila. Ulagyan ng shunt with kahit na baby pa. Kaya ang focus, kaya nga po yung sinasabi yung neonatal age. Yun po siguro ang pinakamalaking challenge ngayon sa mga doktor na nag-alaga ng puso ng bata para tumaas ang survival ng mga batang pinapanganak ng may sakit sa puso na tinatawag na critical congenital heart disease. Okay. Francis, ikaw na. Nasabi mo po. Governor Cora, magbibigay daan tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan, pero iiwanan ko ang katanungan ito sa ating mga panauhin. Kasi po may nag-text dito, nabanggit kanina ni Doktora Juliet yung tungkol sa tonsillitis. Eh ano po ba ito? Delikado po ba ito? Sa heart disease, yung may tonsillitis nasa sa ilalim sa tonsillectomy. Babalikan natin yan na doktora at paalala muna mula sa inyong himpilan. Para mas maraming Pilipino ang mabakunahan at mas maprotektahan, press bakuna sa butika, umarangkada na. Ang objective natin ay magbigay ng booster. So kailangan ang magpapabakuna dito sa 7 sites na nating napili ay nagkaroon na ng full vaccination na 3 months na. That means candidate na sila sa booster. Bagamat sa kamay nila ang muna sinimulan, plano na rin itong isagawa sa mga karatig na lalawigan. After NCRY, siguro by second week or third week of February, pwede nating umpisa sa iba't ibang panig ng ating bansa based on the readiness assessment of our regional offices. Para sa balitang totoo at impormasyong laging tama, Radyo Pilipinas. Malasakit para sa mga paslit. Pamahalaan ngayong panahon ng pandemya ay lubusan ang pag-iingat sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan. Prepare na po tayo sa vaccination ng 5 to 11 years old. Ngayon, mas prepared po tayo at mas experienced. We will open our vaccination rollout sa February 4. Maingat na pinaghahandaan at may kapanatagang ligtas ang COVID-19 vaccine na kanilang tatanggapin. Makaka-assure po tayo na very safe ang ating gagamitin na bakuna. Dahil ito ay mas mababa ang formula na angkop para sa mga bata. Tiwala at pakikisa ang kailangan para lubos na mabigyang katuparan ng pamahalaan ang pangakong sa pandemyang kinakaharap ng bayan ay walang maiiwan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. Okay, thank you very much sa ating mga technical engineers. Sina Mika Go at Orly Lopez. Okay, balikan natin Doktora Juliet at Doktora Au.
yung aking iniwang katanungan kanina, sapagkat alam natin na Governor Cora, nabanggit na kanina ng isa sa mga panawin natin, yung tungkol dito sa tonsillitis, yung mga nagkakaroon ng tonsil, prone ba sa heart disease yan? Sa ilalim na ito, sa sakit na tonsillectomy. Yan. Okay, wala pa yung ating mga guests, hindi pa naka-join sa atin. Okay. Si ano ba, makaka-join si yung media relations, si Ms. Gagelonia? Naka-join ba? Pwedeng matanong? Edison, nandiyan pa si ano? Miss Gina, wala Gina. Yata. Ah, hindi nakasali. Okay. Aha. Siguro Francis, while waiting, siguro tanong gaano kamahal? Kasi often sa universal health ngayon, universal health, gusto nating malaman kung kasama na ito yung pangangailangan ng mga may congenital heart disease. Ano yung mga modes na matutugunan? Kasi alam mo, I don't know kung yung mga mahirap lamang ang tinatamaan ito. Pero kapag ang tinamaan ay mahirap at walang pera, ang chances are sa survival is kukunti. Pero yung may kaya at matutugunan yung mga pangangailangan, siguro masasagot ng kanilang mga kapamilya, no? At saka tumutulong. Of course, meron din namang tulong yung gobyerno para doon. Pero andyan na nga yata si Dr. Balderas, tanongin natin, ano? Kung gano'ng kamahal. At saka, Governor, baka meron silang mga package para sa murang operasyon para sa mga mahirap nating kababayan. Less fortunate, ano? Baka meron ng ating Philippine Heart Center ng mga ganitong packages, ano? Para sa mga operasyon. Okay. Andiyan na si Dr. Balderas. Okay. Dr. Juliet. Yes, ma'am. Kasi yung mga package. Opo. Yung iniwang kong katanungan kanina. Para sa... sige. Yung iniwang kong katanungan kanina. Yung mga prone ba sa heart disease, yung may tonsillitis na sa ilalim sa sakit na tonsillectomy. Ganito po. Yung tonsillitis kasi may bacteria, yun yung streptococcus na tinatawag. Ha? Yung streptococcus na yun, yun ang nag-a-affect din sa puso. Sa puso. Yung sa mga valvula ng puso. May nag-iwan siya ng inflammation at nag-iwan siya ng rheumatic fever na tinatawag. Usually after 2 to 3 weeks ng tonsillitis, nagkakaroon ng rheumatic fever. Yung sa mga batang prone sa rheumatic. Yun po ang problema doon. At hindi na-treat yun, nagtutuloy po yun hanggang pagtanda ng dudulog sa rheumatic heart disease na tinatawag. Usually, nangyayari doon, naglalagnat sila ng matagal, naapektuhan mga joints, hindi makalakad, hinihingal, ganun po. Yung pero fatal po ba ito, doktora? Ano po? Fatal po ba ito? Namamatay. Fatal po pag hindi natugunan. Heart at nakain ang valvula niya at nagkaroon ng heart failure, doon po nagiging fatal. Ayun. Kaya nga po, sabi nila, gamutin ito habang bata kasi pagtanda, yung mga matatanda ngayon, merong rheumatic heart disease, maraming sira ang valvula. Wow. Kailangan operahan, palitan. Doon po nagiging fatal. Yun po, nagagamot, napiprevent ang pagkasira ng valvula pag sa bata. Kaya yun po ang gusto namin din i-focus na ang treatment ng rheumatic heart is best done habang bata. Mm-hmm. Kasi pero yung survival rate. Tuloy-tuloy. Oo. Doktora, yung survival rate ng mga bata. Bata, 100% ang survival rate. Pero kung lumaki na ang puso at papa-opera natin na meron ng heart failure, doon po ang tinatawag na guarded ang survival. Kaya
yun ang aming mabubuhay. Advocacy. Traumatic naman po. Opo, na prevention na tinatawag. Doon sa prevention phase na yun, actually, meron nang binibigay ang PhilHealth na outpatient package para maging libre ang injection. May injection po kasi ang rheumatic every 3 yes. weeks para hindi lumala ang sakit sa valvula. Eh kung ikaw eh mga 200 pesos isang ano, isang injection sa isang taon, eh mga 17 injections isang taon. Wow. So marami po ang hindi nakakasunod sa tamang gamot. So ngayon po, since 2019, bago na pandemya, eh inaproban na po sa no sa PhilHealth na magiging libre ang injection. Kaya unti-unti ngayon mga ospital nagpapa-accredit para sa buong Pilipinas maging libre ang injection. So sana after 10 years wala na po tayong mga inoperahang mga pagpalit ng valvula sa mga matanda. Okay. Now Doktora Au at Doktora Juliet, marami po sa ating mga kababayan ang kahit na alam nila na delikado ang sakit sa puso, eh nag-aatubiling magpa-opera kasi po napakamahal. Meron po bang mga package ang ating Philippine Heart Center o Philippine Heart Association para sa murang operasyon sa mga less fortunate nating kababayan? Doktora? Doktora Au? Yes po. Ang Philippine Heart Center ho eh may mga ano charity charity patients para dun sa mga indigent na nangangailangan po ng surgery. So dapat hindi sila mag-atubili. Ang kailangan lang talaga pumunta sila ng mas maaga para hindi sila mahuli. Ang ibig sabihin, wala pang maging komplikasyon yung mga bata at pwede pang operahin. Kasi pag nagkaroon ng komplikasyon, kagaya ng nagkaroon na ng pulmonary arterial hypertension o nagkaroon ng infection sa puso, mas mahirap na kung gamutin yun. So aside from that, para doon naman sa may konting kakayahan, meron naman surgical package sa kanila. Wow. So ito ay malayong mas mababa kaysa doon sa mga ibang private hospitals. So ito ay binibigay sa lahat ng antas ng society natin. Kaya importante lang talaga pumunta sila at magpakonsulta. Ano po ang mga pangangailangan dapat ihanda nila? Ipipresenta nila sa Philippine Heart Center? Doktora Juliet. Under universal healthcare po, lahat naman po ngayon nakita natin na naghahanda lahat sa universal healthcare. So pag approve kayong service patient, usually libre na po ang opera. Ang papakita lang po, kinuntihan na rin po ang mga requirements, yung mga proof of employment, payslip, kung wala, sasabihin naman ng barangay na wala ka. Meron naman po yung mga galing sa DSWD, ng mga four-piece, yung tinatawag na NBB. Pag NBB po kayo, naku, wala po kayong babayaran kahit magkano. Very good. Yun po, mga proof lang po noon. Tsaka ngayon, pwede na po ang interview sa social service namin by virtual. Yun po siguro nagagawa ng COVID. Hindi na nyo kailangan pumila. So, madali na po ang aming proseso ng pag-apply dun sa charity. Meron din po kami, yung sinabi ni Doktora dun sa mga may, meron pong since 2013, meron na po yung PhilHealth C-Benefit Program na kung ang sweldo ng pamilya is less than 50,000, libre po ang opera, walang bayad. At the most, galing, kung 100,000 ang babayaran pag sa ward, eh malaki na pong diskwento doon sa usual na 500 to 700,000 kada opera sa bata. Wow. Kaya since 2013, eh marami pong mas na-opera ang bata na may sakit sa puso.
At isa pong project pa ng Heart Center, yun po sinabi ni Doktora kanina, yung pupunta po sa mga region ng all regions of the Philippines at sana ay makadevelop ng isang mga regional heart hospital per region para ma-avail po nila yung libreng opera. So ngayon po, siguro nasa pang 13 na po kami mga regional heart hospital na dinidevelop para makaroon ng free heart surgery sa mga ano sa mga probinsya. Eh, so 17 regions po tayo, apat na lang pong assignment ng sa Pilipinas na region para magkaroon ng ano, different opera. Ayun. Hindi na sila pupunta mismo sa heart center. Nakakalat na pala nationwide, Governor Cora. Yes, in fact, nagkaroon ako ng experience na may pinuntahan ako sa heart center kasi they happen to be waiting for admission. Nagulat ako, naghihintay dun sa lobby, sa parang sa ground, ano. Sabi ko, bakit ang daming tao, ma'am, naghihintay ng admission. Habang walang nati-discharge, hindi pwede silang magpasok ng pasyente dahil walang bakante. Para ba sa trabaho nakalagay walang bakante. Para sa akin, tamang-tama yung ginagawa nyo ngayon na meron ng mga ospital all over the country na pwede nang ma-admit yung mga both private and government. Kung private can afford, kung hindi naman can afford, may mga government hospitals na. I think it augurs well for our country to ensure na meron na nga yung protection, lalo na yung mga bata. Kasi naalala ko na ako siguro may binisita akong bata sa isang ospital. Eh talagang iyak ako ng iyak kasi awang-awa ako sa bata na namatay. Kasi hindi naniniwala ako na sayang yung bata dahil that child could have had a future. Pero siguro naman, katulad ng isang nakita ko din, eh namatay nung 12 years old. Rheumatic heart disease din daw ang sakit. Pero hindi nakasurvive. Inabot mga 12 years old ay namatay din. Kaya yung mga karanasan ganun, naniniwala ako sa efforts ninyo ngayon ay kahanga-hanga. Dahil maganda na ang nangyayari sa mga batang nakakasakit. At the same time, nagagamot na dahil there is now a future that they can look forward to. Francis, go ahead. Governor Cora, itatanong ko lang sa ating mga resource person. Kina Director Juliet at Dr. Au, kasi ngayon napakarami ng mga konsiderasyon para sa isang taong healthy naman pero nagkakaroon ng sakit sa puso dahil sa maraming contribution ng ating society na ginagalawan. Doktoras, Au, Doktora Juliet, yung po bang masyadong depresyon, katakot-takot na pahirap, ito po ba ay nagre-resulta sa sakit sa puso? Ay, tama ho yan. Meron hong mga ano, pagka ang depression at saka anxiety tuloy-tuloy. May tinatawag tayong stress hormone, no? So tumataas ho ang heart rate, tumataas ang blood pressure. At pagka magtuloy-tuloy ito, eh pwedeng mauwi sa mga heart disease. Alam niyo po, pagka depressed ang batang isang tao, pwede rin na umiinom, naninigarilyo, at hindi po makatulog. Napakasama niyan, no? So, hindi makatulog. At minsan, unhealthy talaga ang lifestyle nila. Walang physical activities at all. And ito po ay mga contributions, mga factors para mauwi sa mga heart disease sa mga bata at kahit sa matanda. So, importante po ang maayos or masuportahan yung mga tao na may na-depressed or may mga problema. Meron nga rin kung sakit na tinatawag na ano, stress cardiomyopathy o yung takot subo cardiomyopathy. Ito po eh karamihan mga kababaihan at ang dahilan nito ay stress, physical and emotional stress. At parang atake rin to sa puso, nagche-chest pain sila, irregular ang heartbeat, lumalaki ang puso,
Minsan abnormal din ang ECG nila at saka ang echocardiography. Pero ang maganda dito, pag naka-move on ka na, usually yung mga... Edition! Yung, pag naka-move on ka na! Pag naka-move on na po, at itong sakit na to, gumagaling. Yes! Ayun! Napong ganda! So, kapag yung nagibigay ng stress na asawa, eh namatay na. Wala ka ng stress dahil namatay na. De, joke lang yun. But seriously, it can happen to the men and to the women na affected sa klase ng relationship. Kaya, obviously, ang sakit po, palagi ko sinasabi, health in the hands of the people. Nasa kamay po natin yan na anong gagawin natin pag tayo may nararamdaman. Pag binabaliwala natin ang ating nararamdaman, hindi ho makatutulong yun. Kasi sana, wala lang yan. Minsan nga sinasabi, stress lang yan. Kaya nga, stress eh, dahil meron kang nararamdaman. Kaya dapat, meron kang gagawin tungkol dito, di ba? How to change that stressful situation. Sabi mo nga, baka dapat makamove on from a stressful situation. Doktora Juliet at Doktora Au, yun po bang, ano po may papayo ninyo? Whether may sakit sa puso o wala pang sakit sa puso, yung sistema ng pagkain natin, yung healthy food intake natin, kasi po marami dyan, kasya na lang sa ganitong-ganito, ganun-ganon, paano po natin mabibigyan sila ng tamang edukasyon na tamang pagkain para makaiwas sa mga sakit sa puso? Ang sa amin ho, sa Philippine Heart Association, meron kaming tinatawag na 52-100, no? Yung 5 po noon, importante kasi kalahati ng pinggan ng Pinoy eh vegetables at saka prutas. Uh-huh. And inaano namin na less of the sodium o yung table alat. Salt. Mm-hmm. Oo, yung alat. At also yung mga unhealthy, yung mga maalat galing yan sa mga snacks, mga processed food. Aha. So sana bawasan muna. At saka pati yung pati rin yung mga taba, no? Wow. Fat free dapat. So yung mga gatas low or reduced fat ang gatas, at saka mga beverages dapat less of sugar. Yeah. So, ito po ang mga napaka-importante na para maging healthy. Doktora Juliet, sa mga bata naman. Diet po ang tinatawag, kasi ang diet po, 'yun ang pinaka-importanting component na nagko-control ng obesity. Ang obesity ang alam natin, 'yun ang nagdudulot ng sakit sa puso, no? Yung mga multifactor. Kaya, yun nga sinabi ni ma'am, sa mga bata, mga gulay, yung prutas, kung minsan matamin yun eh. Kaya siguro, one fruit a day lang. Huwag masyadong matami. Tapos yung starch, tsaka carbohydrates, bawasan. So bata, importante is activity. Kasi growing po sila, di ba? Hindi mo pwede i-control ang diet. So you have to give activity, yung sports, engage in sports no sa malalaki, tsaka yung sa play, active play. Kasi yung sa sedentary life dahil sa virtual na class, usually sa 24 hours, 8 hours na silang nasa virtual class, yun po negative. Kaya at least 3 times a week encourage po natin na ng exercise, physical activity, kahit na ho sa pagkain, hindi natin makontrol, di ba? Pero yung sinabi po ni ma'am, yung mga carbonated drinks po bawal, kaya soft drinks bawal. Yung mga mataas ang salt, yung snacks, tsaka yung cup noodles po, mataas po ang salt mo. Yan. Oh. Yung mga yun po, so choose natural food. Doctor, Governor po. Cora, yes. Sayang dahil we almost run out of material time. Sana sa pamamagitan ni Edison, maanyayahan pa rin natin ang ating mga resource person from the Philippine Heart Center at Philippine Heart Association for the month of this February. Kasi marami pa tayong dapat malaman sa kanila, Governor.
Yes, I agree. Because ito, pero hindi na yata number one ngayon ang heart naman disease na nakamamatay. Ano ba ngayon ang number one? Number two hanggang ngayon. Number one pa rin. Ako, number one pa rin. Ako, Diyos ko, Santa ba? Wow. kaya pala ang title ng mga programa ay mula sa puso. Kasi ayun. Talaga ang puso ang tinatamaan talaga. No? Pero anyway, dahil bukas, Governor Cora, Valentine's Day, eh maraming mga bigo, maraming ang mga malalamig ang puso ang Valentine's Day nila. Ito ba hindi makapagdudulot ng sakit sa kanilang puso pag wala silang Valentine's partner for tomorrow, Doktora? Hindi naman po. Ayon. Aha. Kahit walang ka-Valentine's, marami naman na mga tao na nakakabigay ng ligaya sa atin. Ibig sabihin, we can share love to others and we can give our friends and do something good. Ayun, may mga good hormones ho na maglalaro doon. Para maging happy. Okay, Edison, ha? Nakuha mo, na-jot down mo ba yung mga mensahe nila? To take good care of your heart. Ayan. Okay, thank you very much po, Doctora Juliet Balderas, ang Department Head ng Department of Pediatrics Cardiology at OIC ng Department of Management Services ng Philippine Heart Center, at kay Doctora Aurora Gamponia, Director ng Philippine Heart Association at Pediatric Cardiologist ng Philippine Heart Center. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi. Until next time, sana po maging available pa kayong muli dito sa kabuuan ng buong buwan ng Heart Month natin. Ma-advance, happy Valentine sa inyo, Doktora. Okay, Governor Cora. Yes, ang masasabi ko lang, it has been a wonderful afternoon to have two specialists, Dr. Balderas and Dr. Gamponia, to enlighten us on the information regarding heart disease at saka effects sa mga tao. At the end of the day, isipin natin, yung palagi ko sinasabi, health is in our hands. Pwede nating isipin kung gusto nating maligtas sa mga sakit, nasa kamay po natin yan. Kailangan sundin natin ang sinasabi ng mga doktor dahil kailangan ho makinig tayo. Baka ho hindi tayo nakikinig, nagpupunta tayo sa doktor, pero pagkatapos, pagpunta sa doktor, hindi tayo nakikinig. Mali po yun. Kailangan po sundin natin. Kaya ho maraming taon bago sila naging doktor, dapat naging para maging specialista. So I believe we all need to have to listen to the specialist. And today we've been especially privileged to have met the two doctors na natulungan tayo sa mga paliwanag at tutulong din tayo sa pagpapaliwanag. Maraming salamat sa inyong dalawa at nasaan namin. In the future, we can invite you again. Maraming salamat. Okay, thank you very much, Governor Cora. Thank you. Sa ngalan po ng ating mga panauhin at sa ngalan po ni Edison Enriquez at ng ating mga kabalikat sa home studio, sa ating mga technical engineers, sina Mika Go at Orly Lopez, ang inyo pong Kuya Francis, nag-iwan ng mga katagang get out and help make today a better tomorrow. God bless. Until next week, maraming salamat po. Back to studio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big